Ang shear line o yung dati nating tinatawag na frontal system ay magdudulot ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog ngayong gabi sa Cagayan Valley, sa lalawigan ng Aurora, sa buong Calabar Zone at Bicol Region, sa Mindoro Provinces, Samar Provinces at maging sa lalawigan ng Marinduque. Pinapayaw natin yung mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar, maging alerto pa rin po sa mga posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa at mag-monitor din sa mga posibleng localized thunderstorm at rainfall advisory na ipapalabas naman ng ating mga PAGASA Regional Services Division. Samantala, Metro Manila at ang natitirang bahagi na ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan maliban lang sa mga ilang pulupulong dagliang pag-ulan na dulot naman ng mga localized thunderstorm. Bukas, mararamdaman pa rin epekto ng shear line sa ilang lalawigan sa silangang bahagi ng Luzon. Ang Metro Manila naman at natitirang bahagi ng Luzon, generally bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan maliban lang sa mga pulupulong dagliang pag-ulan na dulot ng mga localized thunderstorm, lalong-lalo na sa dakong hapon o gabi. Mainit naman at malinsangan panahon sa nakararaming bahagi ng Visayas at Mindanao bukas, subalit may chance rin ng mga isolated rain showers na dulot ng mga localized thunderstorm, lalo na sa dakong hapon o gabi. So sa mga kababayan po natin na papasok na opisina bukas, may nakaplanong importanteng outdoor activity, pinapayong pa rin natin magdala ng payong dahil kung di mo protection sa biglaang pag-ulan, lalo na sa dakong hapon o gabi, magiging protection naman natin sa init ng araw. Samantala, wala tayong nakataas na gale warning. Subalit, iba yung pag-iingat po sa mga kababayan nating papalaot dito sa northern at saka eastern seaboard ng ating bansa. Inaasahan pa rin na magiging katamtaman hanggang sa maalon ang mga karagatan sa nabanggit po nating bahagi ng ating bansa. Dito naman sa western seaboard at central at southern seaboard ng ating bansa, banayad hanggang sa katamtaman ng pag-alon maliban na lamang kung may mga offshore na thunderstorm activity. Ang global spectral model naman nagpapakita ng wind forecast simula ngayon araw hanggang sa darating na Miyerkules. At mapapansin natin, halos magmumula pa rin sa silangan at hilagang silangan ang magiging dominant wind system for the next 2 to 3 days. Wala rin tayong inaasahang bagyo na mabubo sa loob man or labas ng ating area of responsibility. Kaya sa ating 3-day weather outlook, patuloy ngayong generally maliwas panahon dito sa Metro Manila at Baguio City, subalit may chance rin ng mga pulupulong dagli ang pag-ulan lalo na sa dakong hapon o gabi. Maulap naman na may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa Legazpi, then gradually mag-iimprove ang weather sa darating na Miyerkules at Huwebes. Sa Cebu, patuloy ang mainit at malinsangang panahon for the next 3 days, habang sa Davao, inaasahan natin magiging maulap, may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa darating na Huwebes. Samantala, ang shear line naman patuloy po nating babantayan at magpapalabas po tayo ng update sa pamamagitan ng ating weather advisory mamaya alas 11 ng gabi. Ang araw naman ay lulubog, may alas 6 sa is ng hapon, sisikat bukas ng alas 6:05 ng umaga. Karagdagang impormasyon online for weather outlook na iba pang bahagi ng ating bansa at weather condition ng mga karatig bansa dito sa Asia, mangyari lamang bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. Yan muna ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center.